Gaya ng ibang nurse sa ospital, si Molly Thompson ay marami ding dapat isipin na problema. May mga pasyenteng nangangailangan ng IV, may mga nangangailangan ng temperature, at ang ilan naman ay nangangailangan ng medikasyon na base sa kanilang attending physicians. Nataon pa na ang panahon ay malamig at maulan, kaya mas dumami na din ang pasyenteng dumarating sa kanila na may acute respiratory disease. Sa kabila ng lahat, ay nagagawa pa rin naman ni Molly ang lahat ng kanyang responsibilidad ng maayos at may pagsisikap. Sa bawat paglipat ni Molly ng kwarto, ay tila nagiging isang fairy siya na naghahatid ng kasiyahan at kagalingan sa mga pasyenteng may karamdaman. Kahit na hindi alam ng mga ito na sa kabila ng ganda at ngiti ni Molly, ay nagdaraan din ito sa isang mabigat na problema. Isa't kalahating taon na kasi ang nakakaraan nang mahiwalay si Molly sa kanyang karelasyon na si Roger. Si Roger ay isang ambisyosong binata noon na nagdesisyong iwanan si Molly para sa isang dalaga na anak ng isang mayamang negosyante. Labis na nasaktan si Molly sa kanilang paghihiwalay dahil lamang sa mahirap na pamilyang kanyang kinabibilangan. Ikinasal din naman si Roger sa dalagang ipinalit niya kay Molly makalipas ang 2 buwan. Ang ina naman ni Molly na si Rosemary Thompson ay hindi naman nagpakita ng suporta sa kanyang anak. Sa halip ay sinisipan niya ito dahil hindi niya magawang mauwi sa pagpapakasal. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, anak? Hindi ka maikakasal niyan kung hindi mo babaguhin ang sarili mo. Kailangan mong maging malakas at magkaroon ng kontrol sa sarili mong buhay. Malinaw na pahayag ni Rosemary sa kanyang anak na sadya namang nasaktan sa kanyang mga sinabi. Naging malinaw kay Molly na hindi niya talaga nagawang maayos ang sarili niyang buhay. Rason para mag-isa lamang niyang palakihin ang kanyang anak na naging dahilan din para iwasan ni Molly ang salitang pagpapakasal sa kahit na anong usapan. Pero hindi naman pwedeng mag-isa ka lang palagi, anak, bilang magulang. Isipin mo na lang ang hinaharap mo at ng aking apo. Pagpapayo ni Mrs. Thompson. Matapos ang matinding shift sa kanyang trabaho, ay walang ibang nais si Molly kundi ang makipagsagutan sa kanyang ina na nataong nangihina sa isang karamdaman. Mahigit 1 taon na rin ang nakakaraan nang magpakita si Rosemary ng mga senyales ng cancer, kung saan nalaman niya ito sa naging resulta ng kanyang CT scan noon matapos siyang bigyan ng rekomendasyon ng kanyang doktor para sa isang check-up. Naging seryoso ang lahat para kay Rosemary sa kabila ng may tsansa pa naman na maisalba ang kanyang buhay. Kaya pilit na kinakaya ni Mrs. Thompson ang lahat para gumaling. Ganunpaman, sa kasamaang palad ay hindi nakakuha si Molly ng magandang resulta sa kanyang mga nagdaang chemotherapies. Kaya narekomendan na rin ng kanyang doktor na kinakailangan na siyang maoperahan. Naging tapat din naman ang lahat kay Mrs. Thompson sa magiging malaking gastos niya sa operasyon kung sakali na malamang hindi kakayanin ng kanyang pamilya. Bilang anak ay ginawa naman ni Molly ang lahat para matulungan ang kanyang ina habang tinitiis ang bahagyang paninermon pa rin sa kanya ng kanyang ina patungkol sa personal niyang buhay. Ang idea kasi ng pagpapakasal ni Molly ay sadyang naging obsession na para kay Rosemary na madalas nagpapaluha sa kanyang anak. Minsan tuloy ay naisip na lamang ni Molly na hindi na lamang umuwi galing sa trabaho dahil wala namang ibang sasalubong sa kanya kundi kritisismo mula mismo sa kanyang ina na pinipilit siyang mag-asawa na sa lalong madaling panahon. Kaya isang beses matapos ang kanyang shift ay nakaramdam na si Molly ng kawalang gana sa kanyang pag-uwi. Sa puntong imbes na mag-bus ay nilakad niya na lamang ang kalsada pa-uwi para makapagpahangin. Para makatawid ng kalsada ay kinakailangan ni Molly na dumaan ng underpass na nang araw lang na yun niya naranasan. Doon nakakita siya ng iba't ibang klase ng tao, may nagbebenta ng libro, mga gamit at bulaklak. Mga taong nagbebenta sa mga nagdaraan ng mga karamihan ay hindi naman sila pinapansin. Bukod sa mga nagtitinda ay naging tambayan din ang underpass ng mga pulubi at mga taong walang tirahan. Nakabukod sila sa maliliit na grupo na tila nagtutulungan para masapatan ang kanilang pangailangan. Kaya umagaw na lamang bigla sa pansin ni Molly ang nag-iisang pulubi na nakabukod sa mga ito at nag-iisa. Naging pamilyar din kay Molly ang mukha ng pulubing iyon, kaya agad din itong natigilan at napaisip. Kamukhang kamukha ng lalaki na iyon si Roger na labis na ikinataka ni Molly. Kaya marahan niya itong nilapitan para makasigurado. At dito, napagtanto niyang siya ay nagkamali. "May kailangan po ba kayo sa akin, miss?" Maayos na wika ng lalaki kay Molly na bigla namang namula nang madinig iyon. Tila nahiya si Molly sa hindi niya malamang kadahilanan pero nakaya pa rin nito ang magtanong sa lalaki habang nakatitig sa mga mata nito. Dito na nagsimula ang pag-uusap ng dalawa at napapabilib naman si Molly sa angking karisma at kabaitan ng lalaki.
Nagpakilala ito sa kanya sa pangalang Ethan, na hindi naman din ikinakahiya ang kanyang naging sitwasyon sa buhay. Kapuna-puna din ang kakaisigan ng lalaki. Indikasyon na sa kabila ng kanyang kalagayan ay hindi pa rin siya nagpabaya sa kanyang sarili. Napahaba din ang pakikipag-usap ni Molly kay Ethan bago nito maisip ang isang kakaibang idea na bigla na lamang pumasok sa kanyang isip sa simula pa lang ng kanilang pag-uusap. "Ethan, pwede bang humingi ng pabor? Hindi ako baliw ha, pangako. Baka kasi iba agad ang isipin mo. Gusto sana kitang maging fiancé. Ibig ko sabihin, pakisuyuan sana kita na magpanggap bilang fiancé ko sa harap ng aking ina, pansamantala. Naiintindihan mo ba ako?" Wika ni Molly na medyo nahihiya pa rin sa kanyang kaprangkahan. Bilang tugon ay napangiti na lamang si Ethan at agad na ding sumang-ayon. Walang ibang nakikita si Ethan kundi pag-asa sa mga mata ni Molly at nadadama niya yon sa bawat salita na kanyang sinasabi. "Oo naman, walang problema. Pwede akong maging fiancé ng ilang oras o kahit ilang buwan pa kung gugustuhin mo." Kalmadong sambit ni Ethan, sabay hawak sa kamay ni Molly. Matapos ang lahat ay sabay nang umuwi ang dalawa bilang bagong magkasintahan. Siyempre, dahil wala namang alam si Mrs. Thompson sa kung sino man si Ethan, ay maayos niya itong tinanggap sa kanilang tahanan. Matapos tingnan ni Rosemary si Ethan ng seryoso, ay bumalik na rin ito sa kanyang kwarto para magpahinga. "Sa tingin ko, hindi pa rin siya masaya sa akin. Pero hayaan mo at magiging maayos din ang lahat." Mahinang wika ni Molly, sabay kindat kay Ethan. Numiti naman bilang ganti si Ethan kahit medyo hindi siya naging komportable ng mga oras na iyon. Pero hindi pa yon ang mabigat na sitwasyong kakaharapin ng dalawa. Sa kalagitnaan kasi ng kanilang paghahapunan, ay sinimulan nang tanungin ni Rosemary si Ethan ng mga kakaibang tanong. Sa puntong di na sinasadya ni Ethan na masabi ang kanyang sitwasyon bilang isang lalaki na walang tirahan. Makikita mo sa mga tingin ni Mrs. Thompson noon ang kawalang gana at pagkadismaya na napapansin din naman ni Molly at Ethan. Kaya kinausap agad ni Mrs. Thompson ang kanyang anak matapos umalis si Ethan para pumunta sa banyo. "Nagkamali ka naman ng desisyon sa buhay anak. Ano ba yan? Isang lalaking walang tirahan? Seryoso ka? Anong ipapakain sa'yo niyan? Anong magiging kinabukasan ng pamilya mo sa ganyang klaseng lalaki? Gusto mo ba na sabay kayong mamalimos sa underpass? Ganun ba?" Painsultong sambit nito kay Molly. Ganun pa man, sa pagkakataon na yon, ay mas pinili na ni Molly na tumayo at ipaglaban ang kanyang sarili. Ayaw naman din sabihin ni Molly kay Ethan ang naging pangyayari na yon, kung saan natulog si Ethan buong gabi sa sopa habang si Molly naman ay nasa kanyang kwarto. Doon, habang nakahiga at hindi na makayanan ni Molly ang pagpupumilit ng kanyang ina sa kung ano ang dapat at hindi niya dapat gawin. Gayun din sa pagiging negatibo nito sa maraming bagay. Kinaumagahan ay pinaglutuan na ni Molly si Ethan ng masarap na almusal. Matapos yon ay sabay na silang tumungo sa isang grocery store. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ng araw na iyon, pag-uusap at pagtatawanan ay tila nagiging rason para maging malapit ang puso nilang dalawa. Hindi makapaniwala si Ethan na sa kabila ng kanyang kalagayan ay nagawa siyang kilalanin at itrato ng maayos ni Molly. Makaraan ng ilang buwan ng pagsasama ay marami nang nabago at mas naging matindi pa ang relasyon ni na Ethan at Molly. Si Mrs. Thompson naman ay naging malayo na ang loob kay Ethan dahil iniisip niyang isa itong manluloko na malamang nagbabalak na looban ang kanilang tahanan. Pero hindi na maisipan ni Molly ang kanyang magiging buhay malayo kay Ethan at ganon din ito sa kanya. Tila ba si Ethan ang naging sentro ng buhay ni Molly na hindi na ito nawala pa sa kanyang puso at isip sa puntong nangangarap na siya na makasama ito habang buhay. Hanggang sa tinutuon na lamang ng dalawa ang relasyon nila na nagsimula noon sa pagpapanggap lamang. Isang bagay na hindi na matanggap pa ni Mrs. Thompson na noong una ay nagpupumilit ang kanyang anak na may kasal agad pero pinagsisihan pa niya ang idea na yon dahil kay Ethan. Dito na napagplanuhan ni Mrs. Thompson ang isang bagay kung saan isang araw pagpasok ni Molly sa trabaho ay nakaisip ito ng isang paraan na ayon sa kanya ay siyang magsasaayos ng lahat. Kinuha nito ang oportunidad na wala si Molly para pribadong makausap si Ethan. "Alam mo ba Ethan, o nabanggit naman ni Molly sa'yo na meron na siyang fiancé bago ka pa niya makilala?" Agad na natigilan si Ethan na hindi mawari ang kanyang magiging reaksyon. Ano pong ibig niyong sabihin? Si Molly ay engaged na bago ka pa man niya makilala sa anak ng isang landowner at alam mo ba, malapit na silang ikasal?" Ni hindi na tinapos pa ni Ethan noon ang naisabihin ni Mrs. Thompson. Agad na lamang niyang inimpake at inayos ang kanyang mga gamit para mabilis na lumisan.
naging matagumpay ang plano ni Mrs. Thompson na labis niyang ikinaligaya dahil narasolbahan na rin ang kanyang problema. Pag-uwi naman ni Molly, ay pinagsinungalingan naman ito ng kanyang ina na nilayasan na lamang siya di umano ni Ethan ng walang dahilan para manirahan muli sa kalsada. Paanong umalis? Paanong mangyayari yun? Hinding-hindi gagawin ni Ethan yun ng walang dahilan? Pangangatwirang sambit ni Molly, hindi na naman siya sinagot pa ng kanyang ina na pumasok na lamang sa kwarto nito habang siya ay naiwan sa sala. Nakatayo at naiyak, hindi makapaniwala sa ginawang paglayo ng kanyang minamahal. Doon, para hindi makagawa ng isang bagay na maaari niyang ikasama, ay agad na lamang siyang nanakbo para puntahan si Ethan. Pero wala na ito sa underpass kung saan niya ito unang nakilala. Si Ethan ay naging komportable naman sa nakasanayan na niyang buhay kasama ang ilan ding tao na kagaya niya. Sa bawat paglipas ng araw, ay huli na nang mapagtanto ni Mrs. Thompson ang kanyang ginawa na naging rason sa labis na pagkalungkot at depresyon ng kanyang anak, kaya bigla na lamang din siyang nakadama ng pagsisisi. Makalipas ang isang linggo, ay halos mawala na ng gana si Molly na mabuhay. Walang sandali at oras kasi na hindi mawala si Ethan sa kanyang isip. Nagpapabalik-balik man si Molly sa underpass, ay naging bigo na siyang makita pa itong muli. Hanggang sa makadamang bigla si Molly ng pagkahilo sa kanyang pagising isang umaga, kasabay ng panghihina ng kanyang katawan na inakala niya noon ay dahil lamang sa stress at labis na pag-iisip. Pero nang naisipan niyang magsubok ng pregnancy test para makasigurado, ay dito na siya nabigla ng tuluyan at mas lalong napaluha. Positive? Diyos ko, buntis ako? Dahil alam na ng nurse na si Molly ang lahat, ay mas lalo lamang naging mabigat ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang ina, lalo na malaman pa ito ng kanyang mga katrabaho sa ospital. Nangangamba siyang hindi nila maunawaan ng lahat, pero alam niyang ang pagbubuntis ay hindi naman isang bagay na pwede mong maisikreto ng mahabang panahon. At ayun nga ang nangyari. Kumalat na rin sa ospital ang biglaang pagbubuntis ni Molly, lalo na sa mga kapwa niya nurses. Wala sa isip ni Molly ni minsan na ipalaglag ang kanyang dinadala dahil nakahanda siya na panindigan ito at alagaan. Pero dahil na rin dito, ay naging usap-usapan na siya ng lahat. Hindi nila maunawaan kung sino ba namang tao na nurse pa naman ang biglaang magpapabuntis sa isang taong walang tirahan o isang pulubi. Pinagtiisa naman ni Molly ang lahat ng pangiinsulto na kanyang nadidinig. At nung mga panahong nababao na si Molly sa malalang sitwasyon na kanyang pinagdaraanan, ay dito na pumarada sa harap ng kanyang bahay ang maraming mamahalin at magagarang kotse. Sa loob ng isa sa mga iyon ay bumaba ang isang lalaki na nakasuot, daladala ang isang bouquet ng pulang rosas. Pinagbuksan naman ito ni Molly para makausap at makilala, pero natahimik na lamang siya sa kanyang nakita. Ito ay ang kanyang dating fiancé na mabango pa dahil sa amoy ng mamahalin nitong cologne. Ethan! Ethan! Hindi na napigilan ni Molly noon na mayakap si Ethan ng mahigpit. Matapos patuloyin ni Molly si Ethan, ay dito nila nalaman ang katotohanan na hindi naman talaga pulubi o walang matirhan si Ethan. Sa halip ay anak siya ng isang mayaman na negosyante. Nagkaroon umano sila ng pagsasagutan at pagtatalo ng kanyang ama, dahilan para lumaya siya sa kanilang bahay at manirahan na muna ng mag-isa sa kalsada. Wala siyang ibang nais noon kundi ang lumayo sa yaman at karangyaan na pumapalibot sa kanya simulat sa pulpa ng kanyang pagkabata. Kaya nung unang makita niya si Molly kung saan napaibig agad ito sa una nilang pagkikita, ay walang sandali na hindi pinlano ni Ethan na aminin na kay Molly ang lahat na nais na rin naman itong makipag-ayos at makipagkasundong muli sa kanyang ama para makabalik sa kanyang dating buhay. Animoy nakaramdam ng biglaang pagkahiya si Mrs. Thompson noon dahil na rin sa kanyang ginawa. Pero hindi na yun naging importante ng mga sandaling yun. Dahil ilang oras lamang ang makalipas, matapos nilang mag-usap, ay napagdesisyonan na nilang planuhin agad ang pagpapakasal ni na Ethan at Molly. Nakarating na naman rin kay Ethan ang pagbubuntis ni Molly. Kaya naging malakas na rin ang loob nito na harapin ang ina ng kanyang magiging asawa. Sa kabila ng mga nangyari noon, ay dinala pa ni Ethan si Mrs. Thompson kung saan isang madaliang operasyon agad ang isinagawa ng mga espesyalista para matanggal ang tumor ni Mrs. Thompson. At dahil na rin sa pagiging profesional ng mga doktor sa klinika na iyon, ay natapos ng maayos ang lahat at walang naging problema. Kinakailangan na lamang ngayon ni Mrs. Thompson na magdaan sa isang rehabilitation course at health centers para sa mas mabilisan pa niyang paglakas. Ilang linggo ang makalipas ay ganap nang natupad ang kasal na pinakapinanabikan ng dalawa.
kung saan nanumpa sila sa Diyos na magsasama at magmamahalan panghabang buhay.